Pilipinas. At magandang umaga dyan sa Middle East. Nandito na naman po tayo sa katipunan ng Demokratikong Pilipino, sa katipunan channel. Ito po ang Filipino Welfare, ang tambalang Mike and Nina. Kaso po, wala yung partner natin ngayon, February 12, 2020. Ngayon po, pag-uusapan natin ay yung tunay na pangkabuhayan sa atin. Ano ba itong mga tunay na pangkabuhayan? Ito yung dapat maramdaman talaga ng nasa baba natin. Katulad ng mga pamilya ng ating OFW, ito ay nahihirapan sa pag-aaral o sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, kaya pwede po tayong makatulong. Ito ay yung educational assistant under po ito ng pagbabago o FOSC, Friends of Santa Cruz. Yan po, dyan po gagaling ang aking posibleng maitulong sa educational assistant para sa kanila. Tuloy lang po inyong partner. At yung tunay ng kapangkabuhayan pa rin para sa OFW, ito yung programang nilalabas ng ating secretary DAR o yung sa DA, Department of Agriculture, yung programang agrikultura na para sa mga OFW. Kayo po ay inaanyayahan na muling magbalik o matuto. Magbalik po tayong tanaw sa ating pinagkukunang pagkain talaga ng pang-araw-araw. Siya po lang po naman ang kailangan natin panatilihin kung saan tayo pwedeng mag-hands-on na para matutunan itong pagtatanim. Ito ay popondohan po. Ang kasarapan dito ay popondohan dito ng ating ahensya para sa inyo. Kaya inaanyayahan ko rin po kayo kung gusto nyo matutunan talaga ang tunay na mechanics kung paano po ito ay magiging pangkabuhayan na tunay ng ating kapwa OFW at pamilya nila. At doon naman po sa mga walang trabaho. Kadalasan po walang trabaho dito sa Pilipinas dahil nahihirapan sa requirements. Diba? Ganito po. Kung kayo naman po ay local, hindi ito abroad. Ang team pagbabago ng Friends of Santa Cruz, kami po, mga DDS, ay pwede po maging kasangkapan nyo po na kayo ay muna ay makapagtrabaho at asapalo na lang po ang requirements o yung mga dokumento. Tulad po, pwede po kayong i-train sa mga trabaho gusto nyo pasukan. Direkta, kami na rin po magpapasok sa inyo kung saan yon. Hindi na nyo kailangan pa maghanap. After matraining kayo at matuto dun sa gusto nyong magtatrabaho, patulad ng construction sa lalaki po, at dun sa babae, mananahi. Yan po ang unang target namin na maituro. Ito yung matagal ko na rin plano, itong maglagay nga ng pagkakita ng mananahi. Kaya ito na po pagkakataon, meron na pong sasagot. May training center po tayo na sasagot, magpipinance para kayo matuto. Kayo yung oras na lang nyo na para matraining kayo at then ipapasok na kayo sa trabaho. Then, palo na po, pagsahod nyo, doon na lang nyo ayusin ang ibang dokumentong kinakailangan. Ito po ha, dinilig na tayo. Ito na po kami. Kaya inaanyayahan po namin kayo na sana ito na yung sagot sa kahirapan talaga. Yung fight to poverty. Yung sabi na trabaho at pangkabuhayan. Ito naman po lagi sinasabi ng ating mahal na presidente, si Nasir Tatay Digong, na ito ang ibaba natin sa community. Kaya ito na po yon. Doon naman sa gustong magwardya, meron rin po tayo. Kahit wala kayong lisensya, o may lisensya na kayo, eh mas maganda. Pero doon tayo dumako sa walang lisensya, with training. Ititrain po kayo, walang lisensya, with training. Ititrain kayo at direkta na kayo papasok at pay later na lang yung ibang babayaran nyo. Pero at least po dapat high school graduate. Sa lalaki po ay dapat ang height niya ay 5'6", yan naman po talaga ang ano. Sa babae po ay 5'2". So at least meron kayong MBI. Ito yung MBI. Sa gwardiya kasi dapat talaga may MBI, PSA, at apat na dokumento lang po ang kailangan sa
sa pagtitrain ng gwardiya. Ito ay libre train pa rin, pero later nga yung ibang dokumento nyo, yung katulad ng lisensya, siyempre wala pa kayong pambayad, kailangan magtrabaho muna kayo, i-spot na, i-duty spot na kayo kagad. Ang sahod, siyempre, 16 to 18,000. Napakaganda po, ano, starting yan. Doon sa gusto itong magwardiya, doon naman sa construction, siyempre, na gusto nyo matutunan na magtrabaho kayong construction, eh, siyempre, minimum naman po ang sahod. Yan, hindi rin po kailangan. Work muna bago requirements. Ito na po yung sinasabi, ha? Ito na yun, nagkatotoo na. Kaya, inanyayahan po namin kayo. Ito lang ang kaya namin maitulong sa inyo, maitulay. Ano po, ano? At siyempre, itong darating na February 22, magkakaroon po ng malawakang patitipo ng mga iba't ibang leader ng OFW at NGOs dito sa Pilipinas. Ito po yung ECOPWE, First Regional Convention, na gaganapin po sa Lubao, Pampanga, sa Sumascon Seminary sa Barangay Santo Niño, Lubao, Pampanga po. February 22 sa ganap ng 9 a.m. to 4 p.m. At kanina po, nadala ko na po ng personal invitation ng ating magsasakang party list congressman na si Argel Joseph Gabatbat. Salamat po, na-receive na po yung letter na binigay natin personally, at maaari po silang umatin dito sa pagtitipo nito. At about sa magsasaka party list, ito na nga po, napakaraming binipisyo ang gobyerno na hindi nalalaman sa crown or hawak-hawak na ng ating mga golden hands dyan, pero pinipili lang po nila yung pagbibigyan nila. Yan ang katotohanan dito sa atin sa Pilipinas. Kaya nananatili pa rin yung may mahirap. Yung iba, sabi nga, bakit yung may kinikita pero merong ay porpis, di ba? Merong senior citizen card. Bakit ito, kitang-kita na yung kahirapan, eh bakit hindi ma-approve na sa porpis? Yun nga po, kasi po, nagkakaroon ng favoritism rin. Ito na yun. Kaya transparency, ilalatag natin to, may kakampi tayo. Siyempre, pag mga ganitong bagay, kakampi natin ang ating commissioner ng Greco Belica sa PAC at ang anti-red tape. Siyempre, magkapatid po to. Belica pa rin to, Sir Belica pa rin. Kaya, ito na po yun. Kailangan itong mga programa ng gobyerno na binabana sa kanilang mga kamay, tapos hindi binibigay ito sa mga sa maliliit natin, katulad ng pamilya ng OFW. Hindi naman lahat ng OFW talagang nakakaangat, kasi sakto lang minsan ang kinikita para sa kanyang pamilya. Kaya ito na po, pagkakataon, nangyayahan po namin kayo yung paano ito malalaman nyo. Kaya doon sa under ng Eagle Eye, magpadala lang po kayo ng name sa akin na kung kayo ay may ability para umatin dito. Sa talakayan na ito, sa Congress po tayo, sa ano doon, isang meeting hall o conference room. Kaya inangyayahan po kayo. Sa kapsapi po, kung meron rin available, ano na po kayo, sumama kayo para marinig nyo. At sa ECOPE po, kanina naglagay na ako ng attending list kung sino ang pwedeng maka-attend. Kaya sundan na lang po nyo yung aking nilagay. At para malaman nyo, yung tunay na leaders lang po, ha, yung merong pong programa para sa magsasaka o agrikultura. Hindi yung leaders na sasama lang para magpa-picture. Hindi po yung pwede. Hindi po, kahit ako, hindi ko papayagan yun kasi basag na kayo. Wala kayo nagagawa sa inyong member. Pineperahan lang nyo. Kadalasan, nagre-reklamo. Papasyal lang kayo doon sa isang lugar, pinirahan nyo pa. Diba? Kaya ito, yung tunay talaga ng pangkabuhayan dapat. Yung walang hiding agenda. Transparency ba? Kaya doon sa mga under ng talaga na merong programa para sa agrikultura, katulad ng aking Eagle Eye at ang Kapsabi, may programa kami. May tree planting kami. Nag-tree planting na kami under the Lanao. Nag-tree planting kami dyan kasama namin ng AFP at saka PNP. Kapsabi ito. Kaya ang Eagle Eye, nakita naman nyo, ay kami ay
nung nakaraang taon, may balak na po namin magtayo ng eco mini park o eco mini tourism. Yung para sa farm ito, mga herbal ang aming itatanim at para matutunan ng mga magiging interesadong kapwa namin OFW o kahit pamilya nila. Tayo walang hihingi yung pera sa kanila. Diba? E, para, ito na yung training agro. Ano ba? Tinatawag to agro training. O agro training. Kami na po, hands-on. Papaliwanag namin itong gusto mo matutunan. Meron tayong trainers dyan. Paano? Siyempre, ang ating gagamitin na ano na traditional fertilizer, eh siyempre yung hindi nakakasira. Ito yung bio fertilizer talaga. Napakaganda. Pwede sa tao, pwede nga kainin ng tao yung fertilizer na yun eh. Maganda sa katawan, konti-konti lang. So, hindi naman pwede yung marami kasi yung isang kilo na para sa wala, 1 hectare. Kaya, ito na po yun. Abangan nyo. At itong inaalok rin po namin kung kayo may bakanteng lupa na hindi bababa sa 1 hectare at hindi pa naman yung nagagamit, ay pwede po namin taniman ng malunggay. At syempre, ang income naman nun, isa sa batas natin, katulad ng sinusunod sa CAR, o sa CAR, yung katulad ng 60-40 o 70-30, kung kayo naman sa inyo naman yung pananim, kami lang ang manpower, ay babalik ka rin naman natin po ang pakinabang. Kaya dun sa mga may bakanting lupa na hindi natataniman o kaya may bakanting lupa na talagang delikado na sa landslide, ay kami po ay handa mag-tree planting. Katuwang po natin dito ang DNR, ang DSWD, at ang magsasaka partners po. Siyempre, ang DA, nandiyan naman po sila, lagi nakasuporta. Siyempre, pero itong mga activities na tree planting, eh siyempre, initiative po ito ng mga NGO o katulad namin yung mga main grupo. At napakaganda po, ang Malunggay Farm, eh talagang gagawin namin ito. Napakasimple lang naman itong itanim, hindi naman itong matrabaho. Kahit Francis lang, itanim nyo. Di ba? Kaya sampu lang ang kailangan natin panatilihin. Kasi kung hindi kayo natatakot dahil sa bagong mga teknolohiya ngayon, ako, sasabihin ko, napakahirap i-convince ang bata ngayon magtanim ka na ganito. Maaari kasi 10 years for now, baka hindi mo na makain itong gulay nito kung hindi tayo tututo para sa agrikultura. Yan po, hindi nila naiisip yan. Tayo advance. Maaaring wala na tayong kainin gulay nito. Pag napuno na ng mga building yung mga ano natin, lupa dyan, wala na. Di ba, iasa na lang tayo puro synthetic. At itong grupo namin po, palipad na ito, ang Eagle Eye at Kapsapi ay pwede pong mag-contact agad ng medical mission na traditional. Wala po kaming i-reset ng synthetic medicine. Puro traditional kami. Pero ang gagamitin po namin machine ay high-tech. Yung pang medical mission na ito, yung high-tech na ginagamit ay MRI. Kaya buong ano mo, madidetect. Yeah, high-tech ha. Machine namin, kompleto yan. Kaya hindi kami magre-reseta. Hindi kami magkakaroon ng illegal practice for medicine dahil wala kami nire-resetang synthetic medicine. Kung hindi, after na mga kayo ay aming maano, ma-check-up, full check-up po yan ha, dalawang papel, turuan na lang namin kayo uminom ng herbal. Ito yung mga natural na natin. Maglaga lang kayo ng lumiya dyan. O kaya malunggay. Diba? Ito na po yung oregano. Diba? Yung makabuhay. Ito na po yun. Bumabalik po tayo sa dati dahil kung totoo sila po, lalo lang kasi yayaman ng mga may dialysis center dyan. Kasi yung pinapasok natin sa katawan, acidic na yan lahat. Piktado na kahit tubig. Kaya about tubig po, alkaline water, meron rin po kami. Ito po yung ito yung Ecolite. Kaya napakaganda na ito. Kung kayo ay nanghihinayang, kasi pwede mong pang sarili in-house o pwede mong in-house to business. And dalawa, do purpose. Sipin nyo yan. Ito ay kinompak na machine na lang.
Kasi kung makikita nyo ang ano natin, water station dyan, napakalaki ng tanke niyan. Hindi nyo mabubuhat yan kahit isa. Yung mga filter nila doon, napakabigat nun. Pero ngayon, dahil sa technology, nag-combine ng Korea at saka Japan, Korea at saka Japan, dito sa technology nito, kaya napakagaan na lang. Wala pang 10 kilos itong portable machine nito para sa alkaline. Kaya napakaganda po nito. Lahat yung ito ay lalatag namin sa inyo. Doon naman po, binabati ko po ang ating mahal na ambassador sa UAE. Lagi kong binabang ito, nagkakamali ako eh. Nakarating na po ang 106 kaninang umaga. Yung mga undocumented natin dyan, nakarating po ngayon kaninang umaga. Thanks God, 106 po sila. Galing dyan sa shelter. Ito ay nakamonitor po ako rito. At naiwan lang po yung dalawa. 108 po talaga ang total nito. Kaya maraming salamat po, OMWA, DFA, ating Pilipinas dito, at saka ang ating Philippine Embassy dyan sa UAE. Maraming salamat po. Thanks God. Ito ay magandang kanilang taon dahil nakauwi sila. At kayong 106, kung kayo may pagkakataon po dito sa sinasabi ko training, may papasukan na po kayo agad. Dito sa local lang, ha? Hindi kami abroad. Wala tayong ano niyan. Kasi kung abroad, medyo meron tayong Paul dyan. Local po ito, at ito ay project ng pagbabago. Team pagbabago po. Ito ay corporation po namin lahat. Kami mga DDS. Kaya ka-team ko rito ang pagbabago ng FOSC. Ito yung Friends of Sandakam. Okay? Kaya napakaganda po niyan. Kung kayo ay namulimang mga pasukan dito sa Manila, kontakin lang niyo po ako. Siyempre, schedule naman natin ang pagpunta sa inyo. Hindi naman ganon-ganon. Kabilis. Diyo ba? At itong namatay dito sa Qatar, maraming salamat po, Labor Attaché Desdikang, sa pagbibigay mo ng kompletong detalye. Yung nalason po raw sa paham. Yung paham po ay ito yung uling sa Arabic. Siya yung uling, nasapukin siya dahil tulog siya, nagpausok. Yan ang kinalabasan doon. Kaya hindi ito bago. At doon naman po sa pamilya nga, active po siya. Active member siya. Kaya pinapayo ko nga sa iyo, sana nandito kayo ngayon, nakakausap ko at binibigay niyo yung kompletong detalye. At bibigay ko rin naman po yung tamang gagawin niyo, ihahanda niyo para maasikaso niyo po yung kung ano man yung benefits na kanyang makukuha. Kasi dalawa po yan, sa OWA, active po siya, at sa commission insurance niya. Insurance commission po. Kaya dalawa po makukuha niya. Ito po yung tiga mamasapano. Namatay ng January 17 at napauwi ng January 25. Siyempre sa Muslim po, within 24 hours lang, kailangan mailibing po ang kanilang pumanaw. 7 days na nga mahigit na nakakaraan na yon. Kaya doon sa mga post ko po ito, no? Wala po tayo pinatatamaan doon. Siyempre, gusto lang natin magkaroon lang ng kasagutan. O yung kuro-kuro. Wala naman, hindi naman fake news yan. May dokumento yan, nasa cellphone ko. Kung sino yung doktor, tumingin dyan. Tayo ay, kahit pa paano po, maganda naman po ang ating pagtulay. Nakakakuha po tayo ng legal papers o binibigyan po tayo ng tamang info. Kaya yung mga post ko dyan, kung ilagay ko yung tamang info, wala tayong pag-uusapan. Diba? Kaya misan yan, saywar po yan. Alamin ko lang kung sino magsasabi ng totoo. Diba ba? Kaya napakaganda po, nagugulat kayo. At mahirap po. Marami po nagtatanong, nagugulat rin yung mga kapwa OFW leaders natin kung ano raw yung mga RA na yun. Di, alamin nyo po. Diba? Kaya nga nilagay ko yan dyan para alamin nyo kung ano yung batas po ang nakakasakit doon. Diba? At kagabi,
Sabi nga, huwag tayong basta-basta maniwala rin sa mga lalabas ng mga ENCOM victim o ENCOM patient, binibigay na lang natin sa kamay ng DOH yan o ng WHO. Diba? Sila na lang po magsabi. Yun na lang abangan natin. Pag iba nag-post, huwag na kayo maniwala. Kaya iwas na po. Iwas na po dyan. Huwag kayo magpanik. At matatapos na po yan, April. Pero ang huling data, doon sa Hubei mismo, ay 1,110 na po ang binawian ng buhay. At ang nakaka-recovery po, ay may sagda na rin po may kauwi na. Konti panalangin lang po sa problema na yan. At wala po kasi ako kapartner, kaya dire-diretso po ako. At hindi ko naman makita kung sino yung nagtatanong na ating kapwa OFW. Pero meron pong pumasok sa akin, humihiling po siya na namatay ang kanyang asawa ngayon dito. Humihiling po siya na sana mapauwi siya. Titingnan ko po, hindi po ganun kasi. Meron tayong kontrata na sinusunod. Wala po kasi sa kontrata na yan na pwede kang mapauwi about dyan sa problema na yan. Kasi kung kami mga skilled, pwede po kaming humiling ng emergency vacation. Yan yan. Pero yung under contract sa bahay, domestic, bihira pong among pumapayag na mapauwi kayo pasamantala. Napakahirap po. Kaya susubukan po natin sa awa ng Diyos. Diba? At doon sa mga nanonood ngayon, maraming salamat. Siyempre, sinubaybayan nyo itong aming tambalan. Alam pa, papatiin ko na po ito si Lalain Tabilla. I am watching here in Mindanao, Bukidnon. Salamat po. Mayong buntag. Mayong ugtuhan na po pala. Munina Osmeña Galiardo, partner. Okay lang. Nadya ka pala, nanonood. Marlepe de Masena, happy watching po, parang Kuwait. Hi, Mary Blair. Mabuhay, bro. Salamat po. Dexter Arojo ng Jeddah yan. Good job, Sir Mike. Maraming salamat po, bro. Sis Aida, Sir Brad. PM po, totoo po ba na meron na ditong virus sa Riyadh? Hindi po totoo yan. Huwag kayo maniwala. Sarah Jane, ito po, thank you po sir, nakarating na po ako sa safe. Thank you so much sir, so walang sawang tulong po, lalo na sa embahada, dito na po, dito at sa lahat ng tumulong sa amin. Yan po, kasama sa 106 na nakauwi, galing UEE. Lochi Melchor, hello from Japan. Happy watching po, dyan po sa Japan, at nawala ako. Ano bang oras ngayon, hapon? Kotse po ko ba? Hindi ko na kaya sabihin ngayon. Kasi ano yan eh. Yan ni Hongo. Sis Imelda, Gabe. Okay sir. Kekan po. Pwede magpa-check up. Kailan magpa-check up? Gagawin po namin medical mission po yan. Sineset po namin kung saan yung unang grupo na makapagbigay sa amin ng bilang. From 7 years old to senior. Yan po ang pwedeng ma-check up kasi kailangan mahawakan niya yung aparato. Ito ay simple-simple pa lang. Nakaupo ka lang, nakataas ang paa mo, hawak-hawak mo aparato, hintay mo yung computer, babasahin yan lahat. MRI po, babasahin lahat ang buong katawan mo. Happy watching! CNF Jess ng Riyadh to. Good morning po. Ayos yan, CNF. Okay. Doon kay CNF Road ng Laguna, salamat po CNF at maayos po natin kailan yung quarter circle dyan para sa ating kapwa OFW dyan sa Laguna mo, area mo, para dyan sa itong magsasaka negosyo talaga. Yung tunay pangkabuhayan, hindi yung pineperahan sakit sa banks eh. Pineperahan nyo po yung mga member, di ba? Kaya iwas tayo doon. Wala tayo hingi. Tayo naman sa livelihood, lagi naman tayong present. Sa co-op, hindi ako kagad nagtagumpay nung aking itong nilunch ng 2015. Kaya this time, hindi ako sumusuko.
paring magkatuparan na rin po sa katuparan ng aking ko. Yung livelihood ko po this month, eh, inshallah po, ito nga po yung sabon na powder sa mga asawa o anak o pamilya ng OFW na walang pagkakakitaan, eh, pwede ko pong baksakan, wala siyang puhunan. Pag naubos, babalikan ko po, palitan ko ulit ng produkto. Ganun po ngayon ang pagkakatiwala ko. Ito naman eh, syempre, hindi naman akin lang. Meron mga kasamahan po tayo na magiging kapartner po. Kaya salamat rin po sa ating country chairman ng Eagle Eye at sa kanyang Madonna na dito po sa Pilipinas na katuwang ko. Kami po ang iikot doon sa aming tutulungan na 200 co-op kooperatiba na magsasaka para sa kanilang request. Kahapon nga po, nakadalawa na kami. Ito po yung co-op ng Papsi, ng Apalit at Florida Blanca sa kanilang request, yung tracer, yung pang araro at saka yung pang tawag nito panggiling ng bigas at water pump. So, edi, tinanong lang daw syempre kung ilang magbe-benefits. 33 po sila co-op o 33 barangay yung pagkakasabing ganon. Kaya dalawa yung kahapon na nasamaan namin dito sa ating magsasaka party list kay Congressman na Argel Joseph Kapatbat. At syempre, maraming salamat kay Kuyang Noel ng inyong COS niya, Noel Velasco. Salamat Kuyang at nandiyan ka. At napakaganda po na ito para sa ating magsasaka sector. Yan po. Napakarami pa po pinag-usapan namin na doon pa rin po yung solar na water pump, yung irrigation na gagamitin, napakaganda po ng solar na. Wala na. Hindi na kailangan ng kuryente o hindi na kailangan ng diesel. Ito po yung iniiwasan natin na wag nang mabawasan ang pagkonsumo ng diesel at ng kuryente. Di ba? Kaya solar na yung pang-irrigation natin na water pump. At ito, ipapakita namin sa inyo, meron na po tayong gumagamit nito. Napakaganda. At kasama rin po namin kasi kahapon yung mismo sa solar na ito, napakaganda po ng kanyang nilatag. At sasamahan ko maaaring po kay Yusek Martin Dino at baka kaya pong ma-adapt dito sa amin sa Quezon City yung project ni Mayor Belmonte, Joy Belmonte, na yung paiilawan lahat ang madidilim na lugar upang maiwasan o lumaki yung crime rate doon. At kadalasan kasi dyan nagpupugad yung mga ano, nagtatakbuhan yung mga kriminal gumagawa ng masama. Kaya ito ay lalatag namin, sasamahan ko po sila. Wala naman po problema doon sa proposal. Kung meron naman procurement document sa to, napakadali pong ilatag. Kadalasan kasi pag project ng ating local government, pag walang kadikit nga, ito nga yung favoritism, tapos na term mo, wala pa yung project mo. Ganun po nangyayari. Kaya minsan binabalikan tayo ng taong bayan bago magawa mo yung project, another term. Pero ang katotohanan nun, yung mga nasa loob na pagka-approve ng dokumentong proyektong bayan, hindi naman po yung mismong nakaupo. Binabago lang natin ang pananaw. Kaya napakasalamat po doon sa mga magiging interesado itong programang Tunay ng Pangkabuhayan, inanyayahan po namin kayo. Ito ay totoo lang po, ang programa ng Department of Agriculture at ng Department ng Nanda ay hindi po makukuha ng isang araw para ipaliwanag sa iyo. Kaya kailangan kukuhan po natin ito, inanyayahan po kayo na para malaman nyo kung paano ma-avail ang kanilang mga programa. Kasi kung sasabihin ko lang dito, hindi rin nyo po maintindihan kung wala rin kayo nakikita. Diba? Kaya ulit-ulitin ko po doon sa gusto, kung
kapatid, eh, welcome po kayo. Doon sa walang trabaho, dito sa Pilipinas, eh, sabihan nyo ako, libreng training, libreng direktang trabaho agad. Trabaho muna bago requirements. Ito na po yun. Ito yung pinaglalaban namin noong araw pa rin. Pinag-usapan namin ito. Kunti na lang po, eh, magkakatuparan na lahat. Eh, siyempre, yung ating OFW department, eh, nakakalungkot man, eh, hintay na lang natin. Pero napag-usapan namin yan. Magsasalita dyan siya ang ating congressman, kabatbat, ipaliliwanag niya yan kung bakit siya hindi rin nag-agree doon sa gusto ng mga recruitment agency na tanggalin ang pag nagka-problema ang OFW ay wala na silang pananagutan. Hindi po may pwede yun. Kaya nire-revisa pa po. Ano pa ba ito? Wala kasi yung partner ko kaya wala ako masyadong breaking ano na pag-uusapan. At nakakatayo ito ng laway. Wala rin break. Di ba? Kaya doon sa mga gustong may tanong pa, no, nandito, handa po ang Filipino welfare na direkta. Kung katulad naman po sa medical assistant, sa OSAP po, pwede namin po kayong ano, pwede namin po kayong matulungan sa OSAP. Kung sinabing OSAP, Office of Special Assistant President. Po yan, yung opisina po ng ating mahal na Senator Bongo. Tumatanggap po dyan ng ano, ng request or medical assistant letter, pwede nyo pong i-direct ron. Pwede nyo ibigay. Dito rin naman sa PCSO, no, Shaw Boulevard, lalo na sa opisina ni Ma'am Sandra Khan, tumatanggal rin po sila ng letter dyan. Siyempre, huwag na lang po crowded. Ang punta, siyempre, yung isakto lang yung yun lang yung mismong humihingi. Baka naman isa lang letter, tapos sampu kayo pupunta ron. Masyadong ano, hindi ma-accommodate. Kakaroon ng crowded. Yung isa na lang, direkta. Kaya, meron ako nga nilapit dyan, yung may sakit sa puso, yung anak niya. MRI lang eh. Magkano nga po? 3,500 po MRI. Sipin niya. Kaya nga kami, pupunta kami, medical mission, MRI ang gagamitin namin na machine. Yung portable machine na MRI. Na talagang hindi basta-basta po. Kaya napaka laking bagay. Ito makikita na lahat. Mata mo, organ mo sa buong loob ng katawan, makikita kung ano may mga epekto, mga join ng buto mo. Yan po, makikita po lahat dito, kung mataas ang acid mo, mataas ang dugo mo, makikita po lahat. Kaya napakaganda na ito. Maari po nagpapakonfirm sa akin, happy anniversary ulit, fifth founding anniversary ng ating dyan 19 district itong samahan ng guardians rin po dito sa ating Montalban. Nangyayahan po ako dyan ng Sunday sa kanilang PIPA founding anniversary at nailatag ko rin po sa kanila. Kaya ang chapter po ng AMPID sa Mateo, yung pababa dyan, magkakaroon po ng pag-uusap dito sa medical mission na ito. Maaari po kami dito sa itong Sunday rin ito, sana magkikita po kami sa mga pinakamatataas na officer. Ito ay joint project rin po. Joint project lagi. Cooperation po lagi. Cooperation. Tulong-tulong po. Hindi naman po kasi magkukuha ng isang ano lang, isang grupo pag ganitong mga programa. Hindi tayo kailangan yung tayo lang ang kilala. Dapat lahat bitbitin mo. Yun naman, huwag nang basag na o huwag na yung sunog. Kasi wala na, madadamay ka na dyan, bulok na kamatis na yan eh. Diba? Hindi mo na nahirap nang maging bulok ka pa rin. At this coming February 29,
gagawin po tayo ng special couple. Ito yung Valentine's to eh. Hindi tayo sasabay sa 14 kasi tinanggal sa kalendaryo. Kaya February 29 po, dyan po sa Aberdeen Court, 4th floor, eh, meron po kaming couple pa, couple event. Ang kaganda po na ito. At maaaring dumating po ang ating Mayor Belmonte kasi invite. Ito i-invite din ang aming balikatan. Kasama ko naman dito, balikatan po. Mga grupo rin po ng mga karamihan dito, guardians. At syempre, nasa likod rin po ang hugpong pagbabago. Diba? Napakaganda po. Hindi po NCR, ha? Hugpong pagbabago, ibig sabihin nationwide. Wala akong binabanggit kung anong chapter. Yan, ganun lang po ako magbanggit. At maraming salamat rin po ang aking eagle eye dyan sa, no? Sa Bicol, sa Pili. Nag-conduct rin sila ng medical mission ng karang linggo, February 9. Well done, mga bro. Pagpatuloy lang po niya. Dadating po tayo dyan. Marami tayong aabutin dyan sa lugar niyo. At talagang makakarating sa inyo ang programa. At diyan po naman sa Tagadait, meron po tayong inahanap na pamilya Roa dyan. At magkakaroon po kayo ng reunion lahat ng Roa. Dyan sa Bicol po gaganap eh, pero yung Tagadait po ang inahanap pa rin. Kung nadyan pa sila. Dait Bicol po, Roa family po. Alam na po niya kung ano po ang Roa family. Siyempre, kamag-anak rin yan, Aguilar. At maraming salamat po sa ating General Admin, Sis. Nice meeting you again. At ang New Generation Filipino Foundation, ito po ay tulong rin pa rin. Tunay na pangkabuhayan para sa pamilya ng OFW at mismo sa OFW. Ito naman po, napakaraming tulong. Pre-membership lagi ito, wala tayong sinisingil dito. Hindi katulad ng mga grupong iba ay naniningil kagad para lang magkaroon ng magandang benepisyo yung kanilang member o inaalok. Dito po, pre. Kaya doon sa gustong maging member ng New Generation Filipino Foundation, ito ay DDS pa rin. May form po tayo. Nasa akin na. At ang benepisyo na ito, malalaman nyo kung kayo ay mga karating sa akin. At, tayo dito na naka-joint corporation pa rin, operation. Kaya napakaganda po. Mga talagang tunay na mga pangkabuhayan, hindi yung drawing. At nabanggit rin po, ayon sa report, ang OWA natin ay nakapag-gastos ng ginastos nila nakaraang 2019 ay 1 billion mahigit para daw sa reintegration, balikhanap buhay, at sa medical assistant na pinauwi nila, repatriation ng mga undocumented, at kung ano-ano pa. 1 billion po ang nagastos nila, mahigit, ayon sa report, ito ay susundan po ulit ang pag-uusap. Kasi biglaan lang ito. Sa February 22, alamin po natin kung magkano pa yung natitira. Kasi nga, 18 billion pa po yung pera dyan. Bakit kasi hindi napakahirap ipagamit sa OFW ngayon? Bakit ano pa kasi gusto nyo gawin dyan? Parang naka-parking na lang lagi gawin niya. Kaya nagagalit yung mga OFW. Hindi natutuwa. Kaya alamin po natin yan sa February 22 kung ano yung ano yan. Mga nagpagamitan pa at posibleng paggagamitan itong darating na itong buong 2020. Kung ano pa paggagamitan yan. Kasi nagtatanong po ang ating mga kapwa OFW leaders. At tuwi namang first quarter ay magkakaroon ulit ng leaders forum para din sa partnership ng OWA at mga leaders ng OFW. Kaya sa gustong may parating sa akin,
message lang nyo po kami. Partner Mike and Nina po, ah, dalawa po kami, hindi lang po ako. Kasi kung ako lang i-message nyo, masyado nang puno ang aking inbox. Natatabunan po. Pag hindi kayo mag-message ulit, hindi ko na po mabasa. At sa dami rin ng GC, pag nag-scroll ka, balik ulit doon sa unahan. Kaya masakit sa mata. Hindi na ako minsan nakakasagot dyan sa mga nag-message. Kaya yung mga ibang may concern, sabi ko nga sa inyo, may number rin naman kami dyan. I-message na lang rin nyo kami sa number. Para naman po ay tawag nito, masagot namin kayo kung ano man yung pinararating yung sabi. At meron akong dokumento, hindi ko pinopost. Ano ko na lang to, sabi ko na lang sa GC, kung sino itong mga namimeke ng dokumento para makalis ka. Hawak ko na po yung ebidensya. At natin yung pangalan na isang namimeke na agent siya. At yung namimeke rin na pidos, linado na rin, permado siya. Nahahawak na po namin ito. Pagkikita po namin ng ng presidente ng PIDOS provider, NGO, nasabihin ko po ito, Bro Aquino, dala ko itong dokumento para mayroon kahawak rin. Yan ay kapro natin. Kasama natin yan sa advocates, ang presidente rin ng PIDOS provider na si Bro Aquino. Yan, kasama natin po yan. Tayo yung gumagawa ng system monitoring para hindi mag rumble ang report. Simple lang, isang direktang pagtanong, sasagutin tayo kung ano na yung status. Kaya napakagad na po. Kaya katulad nga itong namatay, tinanong ko agad ang ating laban na kung ano pong nangyari. At yun nga po, binigay sa ating agad ng tamang information, at least tama yung masasabi natin sa pamilya. At hindi lang po, nag-text sa akin ng pamilya, hindi raw sila makakapunta, emergency raw, may pupuntahan. Kaya okay lang. At kayo naman po ang humihingi ng tulong, siyempre kayo dapat magbigay ng panahon. Hindi po yung hinihingian nyo ng tulong ang bibigay ng panahon sa inyo. Alam na po niyo, kasi kami voluntaryo. Hindi naman po kami, panggasolina nga, wala eh. Alam naman sabihin namin, panggasolina lang. Isa nga ako nagsasabi lang eh. Diba? Hindi naman. Mahirap pa rin ulit-ulitin. Hindi pa pwede yun. Buti, yung rupo, nandiyan lang. At sinabi ko po, happy watching po. Ikaw po eh. Happy watching. KSA Command ng Kapsapi. Basahin niyo po yung ang ating insurance policy. Nilagay ko na dyan. Sana magawa niyo ng paraan yan this month rin. Lahat po kayo para magkaroon na ng insurance, nandiyan na po. Nandiyan na po ang policy. Diba? Pinadala ko na po sa inyo. At yung gusto, habang nandiyan, magkaroon ng hanap buhay, yung hindi sa online, para hindi sabihin na scam kayo. Diba? Yun na lang, makikita niyo yung produkto na binibenta ng hindi kayo, ng membro niyo ng pamilya. Sila rin ang nagbebenta para kung hindi nag-remit, sinong hindi tumupad sa ating minimiti na bukas niya, yung pamilya niyo, di ba? Sila rin na sumira. Kasi yun talaga kadalasan, pagdating sa gusto ng leader na magkaroon kayo ng ganito, napakahirap rin na masabihin na sa policy, tapos bandang huli, hindi rin makakasunod. Pag nag-away-away na, ayun na. Kahit nga pisong araw, dapat ibalik yan. Napakahirap po pag pera pinag-uusapan. Talagang sira. Sira ka dyan. At syempre, hindi naman tayo magbabalinis. Nagkakautang tayo. Pero tayo dapat pagbayaran. O bayaran. Yan po. Napakarami po. Basta po, usaping tunay na pangkabuhayan, i-text lang nyo ako, message nyo ako sa inbox, yung tunay lang pag-uusapan ha, ayoko po yung, pasensya na, sasabihin ko talaga, ayoko yung leader na sunog na. Hindi ko na po yan. Kasi napakahirap makipagplastikan, pero hindi ko po kayang ilabi pa yan o itulay
para sa kanyang minimiti na mali naman, taliwas. Hindi ko po kaya na yan. Asensya na. Kung hindi ko kayo sasabihan, nagugulat na lang kayo, magtatanong kayo sa akin, bakit hindi mo kami nasabihan, di ba? Happy watching po, March Senes. Happy Valentine's, mga KDP. Ay, salamat po. Happy Valentine's po sa inyo. BP Angel, Angeline, Lim, Santalian. Interesado po ako. Sir Mike, saan po yun? Saan po kayo interesado? Sarah Jane, Cornelis, thank you so much, sir. Mike, welcome. Sa unang-una, magpasalamat kayo. Siyempre. Dating ano, dakilang lumika. Kasi kung hindi niya gugustuhin, hindi mangyayari po. Tayo instrumental lang lagi. Eh, tayo tinutuloy lang po natin yan. Pinalalakas kayo sa pamamaraan ng aming pagpalit o pag-reply sa inyo ng mensahe. Yun ay tulong na po na kayo ay malampasan nyo ang inyong pagka-stress at pagka-distress. Yun po yung paraan. Yun po ang kadalasan namin na nagagawang tulong. Kung about naman sa government agency, sagutin man kami yan o hindi, kinilalanin man kami yan o hindi, wala pong problema. Protocol yan. Pag nagtanong kayo, kilala nyo ba si Sir Mike Pera? Siyempre hindi po. Sasabihin niyan, hindi. Totoo lang yan, tanggapin niyo yan. Hindi ako, hindi po yan ano, hindi po yan na nasabihin na kilala. At okay lang po yun. Hindi po natin kailangan yun. Nasabihin nila kilala ko. Kaya naalala ko nga po yung isang linggo, yung kinulong, tatlong araw na hindi kumakain na at tinatadyakan pa siya pag ginigising, kinulong sa bodega, kinulong sa kung saan-saan. Salamat po. Labat mundir ng Jeddah, Polo Jeddah. Okay na po, na-pull out na siya, nandun na siya sa agency, kaya hintay na lang po namin na kanyang exit visa. At yung isa rin po, dyan sa Riyadh, siyempre, maraming salamat sa aking tatay o aking isang talagang mataas ang aking ano, paggalang sa ating labor attache na Sir Mustafa ng Polo Riyadh. Maraming salamat, sir. Nakauwi na po rin ngayon, yung araw. Ang dating nga rito sa Pilipinas ay 1:30, parating po siya. Kaya nandito na siya ngayon. Ito yung uuwi na Malabon. Maraming salamat po. At nakauwi na po yun. At yung mga ibang nagminsahe na humihingi ng tulong, hindi ko po kayo masagot. Huwag naman niyo ako tatanungin kung matutulungan ko ba kayo. Una-una po, pag sinabi ko sa inyo na report ko na, diba? Inihintay ko rin po ang feedback kung nasaan na kayo. Diba? Pag sinabi sa akin ng ating ano, kawan, so may extra lang po tayo dyan kasi yung walk-in, halos hindi na po makagamit ang telepono yan. Makagamit ang telepono yan, inaabangan po yan sa madaling araw. Yung baba kung sila bago magsala, yan, magmimensahe ako niyan, kung gising ako niyan. Kaya akala nyo, bakit ako gising rin ng madaling araw? Sila rin naman kasi inaabangan ko mga oras na yon para makakuha ako ng tamang ano, tamang impormasyon. Diba? Pag sinabi ko, sige, magpa-follow up ako. Isa na lang po, yung isang worker na lang na edad ay 50 na mahigit, yun na lang po ang hindi nakukuha. Ito ay may medical problem pa rin. Kaya sana, ma-pull out na siya ng agency. Okay, kilala ko pa naman itong agency na ito. Kilala ko rin may-ari na ito nung nasa Saudi ako. Dahil nakaharap ko to sa isang pagtitipon na welcome sila. So, nakaharap ko siya. Kaya sana, halos sa mag-isang buwan na po, nakita naman yung sumusukay na doon. Totoo, hindi ketchup. Hindi food coloring. Totoo po. May suka siya. Tapos, nagubat na nga eh. Umaari nga, pati masailang ano, parte ng katawan niya, pinakita na niya na meron talagang tumutubo ng mga pantal-pantal. Grabe, ang lalaki.
Kaya sabi ko nga, huwag kayong maselan ipadala. At ako ay gumagalang sa ano, respecto one ako eh, respecto asma. Eh, matanda na yan. Di ba, kita pa siya kayo maselang parte ng katawan. Eh, parang hindi na po maganda. Kaya, sana naman po, ito na yung ma-pull out. Eh, isang message ko pa mamaya, sana, eh, meron na pong feedback. At maraming salamat talaga. Maraming salamat po sa inyo. Lahat naman ng aking natutulungan, eh, kayo rin naman po talaga ang may gawa niyan. Diba? Nagtulay lang ako. Basta karapatan ng aking kapwa OFW, eh, ipaglalaban ko basta katotohanan. Diba? Kaya nga yung mga namimeki rin dyan, napakarami yung binibiktima. OFW, pati may-ari ng agency na matino, binibiktima na itong mga namimeki nito. Ito yung talagang kaya dumadami rin ng undocumented sa abroad. Yung mga napapahamak talaga. Kasi pag napeki ka, na-upload ka, eh, whitelist ka na. Whitelist ka sa MBI, whitelist ka sa DFA, di ba, hindi ka na makakapag-renew. Kaya, sana naman doon sa mga worker yan. Kung gusto nyong malaman na lihiti mo yon, yung agency na yon, magtanong rin po kayo. Huwag po kayong ano, magmadaling lumipad. Kaya yung iba naman dyan, nakilala ko, di ba, eh, tapos malaman ko, nakaalis na rin kayo sa ibang agency, eh good luck po. Good luck na lang po yan. At kung mag-message kayo humingi ng tulong, pag-aralan ko po ang inyong inihinging tulong. Di ba? Kung kayo ay nasa tama o may karapatan ba kayo o di ba, may violation ba, eh, kakampi nyo ako. Pero pag kayo ay pang sariling lang na dahilan, eh, pasensya na po. Pumunta kayo dyan, harapin nyo kung ano yung buhay dyan. Yung po yan, totoo yan, katotohanan. Eh, hindi po tayo kumakampi o nagkita-underate ka dyan. Di ba? Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, nandito ang grupo, bago kayo umalis, ano naman yun, sabihan nyo, sir, eh, o, pamilya ko nito ng inyong grupo. Diba? Kaya nga, mismo nga, nawawala yung apo niya. Nag-message sa akin, ako ba, sige po, i-ano natin sa ano, direct hotline po. O, pag hindi yan, hindi in-action, ano yun. Tumawag na kagad, eh, ibabalik na raw, pauwi na yung kanyang apo. Kaya thanks, yung kay RMG Liwanag, sis, thanks God. Doon naman po yung isa rin natin bro, sa Kuwait, eh, yung pamangkin naman niya nawawala ng kahapon, 11 hours, o, nawawala sa Makati. Buti nakita ng kagawad ng Tiga Manila, o, binalik. Pinating pa mismo. Kaya ganun lang po. Basta katotohanan, tanongin lang nyo ako, diba? Eh, sasagot po ako ng kung alam ko lang, mag-reply ako sa inyo. Yung partner ko, eh, syempre, kung nandyan yan, eh, sasagotin rin kayo yan. O, eh, puyatan rin yan. Ako mga ngayon, hindi masyado nagpupuyat kasi pagod na ako, hirap. Pero kahapon, eh, umuwi ako, grabe, 4 oras sa traffic. Yun ang nakakapagod. 2 oras pupunta doon sa pupunta mo, 4 oras pa uwi. Ganun, kahirap. Kaya kahapon nga, nasa Congress, sabi ko, eh, pag nahikayat natin, magbalik sa hanap buhay na ito, itong tunay na pangkabuhayan, agriculture, na programa para sa OFW, sigurado po, mababawasan yung tao sa Manila, magbabalikan sa kanila kasi hanapin natin lupa na lupa nilang pagtataniman. Diba? Kasi kung may hanap buhay na yan, hindi magsisiksiki sa Manila. Kasi hindi natin masisisi sila, pupunta ng Manila dahil dito talaga maraming trabaho. Kaya maraming tao dyan. Diba? Hindi pagbabawas ng sasakyan o ano, tao, kailangan makauwi sa kanilang mga probinsya. Yan po yan. Kaya tanongin nyo po yung mga ano, yung asawa ko nga, eh, Tiga Mindanao, sabi niya, eh, waplete, wakwarta. Diba? Walang pera raw, walang pamasahi. Kaya hindi makauwi ng Mindanao. Bigyan mo yan. Diba? Pag yan ay may pangkabuhayan talaga, tinalima mo ang kanyang kaperasong lupa ro, tinuruan mo, tinrain mo kung paano siya kikita, hand-on.
Hindi niya kailangan mag-ano diyan, high-tech na. High-tech na yun. Agriculture. Yan po pinag-usapan ngayon sa Senado. Dalawa po yan ang tinitingnan ng plenaryo kung ano yung approve para lagyan ng TWG. Yung online ba? O yung tradisyon pa rin na pagtuturo yan sa about sa agriculture na ilalatag sa atin. Pero kami, mag-uumpisa na. Diba? Napakarami na namin ako talaga hindi ako marunong pa rin talaga mag-agriculture. Pero siyempre, trying hard tayo. Kailangan natin turuan sa sarili natin. Kailangan natin matuto. Kaya meron, no? May bundok kami yung pangarap. Kita naman nyo, mayroong umaani na sili na doon. May dabo na saging doon. No? May pumelong dabo roon. Hindi nyo, may rambutan. Dami na. May ngayon, nagtatanim pa sila ulit. Diba? Kaya yan ang lalakarin namin. Kasi kami, target namin, herbal. Babalik tayo. Yung mga herbal, kailangan matutunan to ng ating mga millennial. Kasi yung mga millennial na lang ang hindi gagamit ng herbal, papunta na tayo mismo talaga sa high-tech na technology. Kaya, ganun pa man, madali rin, kahit papano, naubos rin ang aking oras, sunod-sunod na aking pagsasalita rito. 3 minutes to go na lang, at ang susunod sa akin lagi, siyempre, ang tuklasin natin, ang ating sis, Cathy, na ganyan. Kaya, sa iba pang gustong malaman, may gisi tayo, ha? Sinabihan ko na po kayo sa gisi. Ilagay lang yung pangalan nyo doon. O sabihan nyo ako, sama ako dyan, Sir Mike. Gusto ko matutunan yan. Yan ang gusto ko. Tapos titignan ko siyempre yung kung ano yung ano niya, yung status niya. Kasi kung leader na wala namang programa talaga para doon sa pangkabuhayan na ito, hindi ko na po siya, no, sabihin ko, huwag na lang po kayo umatay, baka mahirapan pa kayo. Kasi mamaya, selfie-selfie lang. Diba? Picture-picture lang. Wala naman nangyayari. Wala naman naan sa tao. Diba? Tapos, bandang uli, hingiyan na naman. Katulad ng nangyari na naman to, pangarating na naman sa akin, iniwan niyo yung mismo ng training ng TESDA doon sa Bicol. Grabe naman kayo. Iwan nyo. Oh, sama ng loob. O ngayon, meron pa kayong babalikan doon? Ano yung lalatag nyo doon mag-training? Libre yung kanyang gagawin. Humahanap siya ng kanyang scholar na tuturuan niya. Ganun siya pa mismo naganap. Tapos dinala niya sa Bicol. Nang pabalik na Manila, iniwan nyo. Oh, ano mangyayari? Sabihin nyo hindi totoo yan. Diba? Napakasakit. Well, hindi kayo tunay na leader pa ganyan. Kayo na nga, sinasamahan kayo para makatulong sa inyong grupo. Kaya na nga magbibigay ng scholar, siya pa magtuturo, uwi at iniwan nyo. O anong mangyari? Kaya naman bumalik pa dyan. Diba? O, pero hindi nyo alam kasi yung grupo dyan, kasi dyan sabi ko, mahaba Methodist dyan eh. Yung ating mga kaibigan dyan, yung mga bro. Kaya, abangan nyo. O, nakakayo ngayon. Kayo walang magtuturo sa inyo. Di pumunta kayo sa TESDA Regional Office doon sa papuntang Albay. O kayo mag-inquire ngayon. Mismong trainer na ang pumunta, dala pa niya yung scholar na ibibigay sa inyo. Wala na kayong, grabe, wala na kayong problema sana. Kasi iniwan eh. Kakaawa tuloy. O di ngayon, nakarating sa akin. Kaya pasensya na. At abangan nyo po. Pinararating rin po ng doon sa Malunggay. Yung na-wash out sa Batangas. Kasi mga OFW to eh. Yung Malunggay Farm dyan sa Batangas. Mga OFW itong nagmamanis nito. Ibabalik po sa inyo at meron pa silang ibibigay na regalo or kit. Bibigyan po kayo. Nakausap ko po yung mismong manufacturer na mamimili sa inyo ng Malunggay. Yan po. Nasa South Cotabato siya pero narito siya ngayon sa Manila. Kaya napakaganda po. Pinararating po niya yan. Kaya dyan po sa Batangas, nalulungkot siya. Kayo kasi ang pinakamalaking supplier ng Malunggay.
dyan sa Batangas. Napakadalan nyo po kami, pag naset na yon, eh, darating po kami dyan. Yung supply ng, yung pinaka, ano yan, yung supply ng malunggay. Kaya maraming salamat po, natapos na ulit ang aking isang oras. Sakto po yan. Dito sa Filipino Welfare, makita-kita po ulit tayo sa tambalang partner Mike and Nina. At susunod na programa po ang tuklasin natin ni Sis Cathy Cruz. Mabuhay po. Salamat po. Thank you.